Good morning sa ating lahat. Today is my day off. So ang gagawin po natin ngayon is magpapalit tayo ng gear oil ng ating Honda Click 125. So ang ipapalit natin gear oil is Motul. Ayan, Motul scooter gear. So 120 ml din siya, kagaya ng pinalit ko nung nakaraan, which is Shell. After 2,000 km, so naisipan ko siyang gamitin ngayon. So, kakailanganin natin is syempre yung socket wrench natin na number 12. Yan, sa Shopee ko lang ito binili. Murang-mura lang. Safe pa yung bolt natin kasi nga swak-swak yung ulo niya. Kasi may mga wrench kasi na hindi siya ganyan. So, possibility na malostre yung ulo ng ating mga bolt. Sa pagpapalit ng gear oil, make sure natin na malinis. Mapapansin nyo, madumi yung motor ko. So, ang ginawa ko is, pinunasan ko muna siya ng basang-basahan para maiwasan natin yung dumi na pumasok sa loob ng ating motor. So, yan, pinupunasan ko siya. Sa pagbubukas pala ng bolt natin, gaya ng makina, ang ikot niya is counterclockwise. Ibig sabihin po nito, papunta po siya sa kaliwa. So ayan, 'di ba ang oras natin, yung kamay ng oras ng ikot is pakanan, siya naman pakaliwa. So dandahan natin siyang pihitin pakaliwa. Ayan. Dandahan ko lang siya. Syempre, huwag natin kalimutan yung lagayan ng langis kasi tutulok agad 'yan pag inikot na natin yung bolt. Tapos niyan, kamay na lang natin para mas mabilis matanggal. Ayan. Yung nasa ilalim na bolt, mahaba siya. Doon yung drain na, yung doon siya ay magde-drain yung pinakailalim. Tapos yung sa taas naman, yung doon tayo maglalagay. So tatlong bolt 'yan, no? Tatlong bolt 'yan. Isa sa ilalim, yung doon tayo magde-drain, yung pangalawa sa ilalim, doon tayo maglalagay. Yung isa is 'wag yung gagalawin yung bolt na 'yon. So ito siya, oh. Ayan, papakita ko sa inyo. Ingatan din natin na hindi magkapalit yung bolt nila, no? Yung sa ilalim is mahaba, yung sa drain. Then yung sa taas niya, which is doon tayo maglalagay, is maikli. Huwag niyong pagpapalitin yun. So, mapapansin nyo, yung nakaraang gamit ko is yan, no? Malinaw pa, oh. Shell yan. Kalimutan ko yung pangalan, buong pangalan, kasi bago ko lang ginamit niya. Basta Shell siya na gear oil. Tapos, ngayon itatry natin itong Motul kung maganda. Kasi maraming magagandang feedback sa Motul gear oil. So, tingnan natin kung anong kalalabasan. Magbibigay ako ng feedback after kung siguro after 2,000 kilometers again. Papalitan ko na naman siya. Papansin nyo, pinupunasan ko yung mga bolt bago ko ibalik yung drain bolt, no? Kasi nga baka mamaya ilagay natin yung tawag dyan, yung langis natin, bukas pa yung drain bolt, sayang yung langis, mabubuhos. Tinagilid ko rin siya, no? Para yung mga natitirang langis is maubos talaga siya. Sa pagbabalik, syempre, make sure natin yung washer niya kasama, no? Kasi tutulo yan pag hindi nalagyan ng washer. Tapos, siguraduhin din natin na naka-align talaga siya dun sa ulo ng bolt para maiwasan yung pagtulo niya. Para pag hinigpit nyo, konting higpit lang, hindi na kaagad siya lalabas. Ay, hindi siya tawag dyan. Hindi siya kakatas, no? Yung langis. So, ayan. Pinunasan ko rin siya para ma-identify ko kung may tulo ba pagkatapos ko siyang malagyan mamaya ng gear oil. Yan. Mapapansin nyo, kinakapa ko yung washer kasi sinisiguro ko na aalin siya doon mismo sa ulo ng bolt bago ko siya higpitan. Yan. Kasi nga maraming issue dyan na kapag hindi naka-align yung washer, tumutulo siya, no? Sayang yung langis. At baka mamaya matuyuan yung gear. So, masisira yun. So, kailangan hindi rin matutuyuan yan. Kailangan proper na paghigpit din. Hindi sobrang higpit. Yung natural na higpit lang, huwag yung sosobrahan kasi malulostrid yan. So, tutulo yun pag nalostrid. Tapos, punasan uli para mamaya ma-identify natin kung may tulo ba. So, ayan. Dahan-dahan ko lang yung paghigpit. Hindi siguro ko na okay na yung paghigpit niya.
So sa pagbubukas naman, no, may guhit niyan sa dulo. Huwag niyong lalakihan yung butas para mahaba yung maipapasok niyo dun sa loob. Kasi nga, masasayang ang langis pag hindi niyo naipasok ng maayos. Kakatas siya, no. So para hindi niyo na itatagilid yung motor, basta ipasok niyo lang ng maayos yung dulo nung yan, kagaya ng ginagawa ko. Huwag niyong puputulin masyado, pasok niyo ng maayos, tapos tsaka niyo pigain. Medyo natagalan ako dyan, no, kasi sinisiguro ko na mauubos lahat. Kasi sayang, para hindi rin matuyuan yung gear natin, no. Kasi pag konting langis lang yan, syempre sa tagal-tagal na biyahe, may posibilidad na matuyo. Di ba? Lalo na kung may tulo o may tagas. So yun. Yan, tapos na. So ibalik na natin yung bolt. Kung saan tayo naglagay, maliit na bolt yan. Ulit, huwag natin kakalimutan yung washer niya, no. Tapos pag binalik natin, make sure naka-align doon sa ulo ng bolt para pantay yung pagsara natin. And dahan-dahanin natin, kamay lang muna yung gamitin natin para ma-make sure natin na naka-align mismo yung bolt sa thread. Kasi malo-lost thread yan pag hindi naka-align. Syempre pag na-lost thread yan, tagas na naman yan. So problema na naman. So yun, dahan-dahanin lang natin yung pag-ipit. Make sure naka-align yung washer. So then, tsaka natin higpit. So ayan, o, kung mapapansin nyo, kinakapa ko yung washer na naka-align dapat dun sa ulo ng bolt para pantay yung pag-higpit natin. Ayan, tapos dahan-dahan natin higpitan. Ang papahigpit pala nyan, syempre kung ang bukas is counterclockwise, ang pag-higpit is clockwise papunta sa kanan. Dahan-dahan natin pilitin yan. So that's all for today, no. Magbibigay nila ako ng feedback after 2,000 kilometers kung okay ba tong Motul Gear Oil.